Hello guys, Divine's TV at your service. Kumaiba naman po tayo sa ngayon. Ako po ay magkukwento ng kakaibang paniniwala tradisyon ng mga ninuno ng ating mga katutubo noon at ngayon ay tuloy-tuloy pa rin na nangyayari sa buhay nila. Na sana po ay ating mabago, mapamulat sa kanila na ito ay hindi normal sa totoong legal na pamumuhay, na dapat ay ma-open sila sa ganitong sitwasyon. So, maya po pag-uusapan po natin ito. Ikukwento ko po sa inyo, base po ito, nakuha ko sa, nakita ko po itong palabas na ito kay Jessica So. Gusto ko lamang po ibigay yung aking reaksyon. Talaga namang nakakadurog ng puso yung makikita mo yung mga kabataan natin na nag-aasawa sa napakamurang edad. Edad 10, 12 anos, 13, na dapat sila ay naglalaro pero sila ay nag-aalaga na kanilang mga baby, sariling baby. So, napaka sobrang nakakadurog ng puso. So, dahil tayo ay mga magulang na, tayo ay mga ina na, alam natin yung hirap ng sitwasyon ng ganyan. Tayo nga nahihirapan sila pa kaya, mga nasa murang edad, pinapaasawa ng kanilang mga magulang. Para lamang sundin ang kanilang mga kultura, tradisyon na minanapas sa kanilang mga ninuno. So, ito po yung ating topic ngayong araw na ito. Pagkwentuhan po natin, sana po nandyan po kayo at panoorin niyo po hanggang dulo para po makita niyo po yung ganda po ng storya na ito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at click the bell button for more videos updates. So marami pa po kayong makikita ng mga video na gagawin ko po para sa inyo from the bottom of my heart. So happy po tayo at mabuhay lang. Ingat po tayo sa magkasakit at iwas sa mga disgrasya at marami pang iba. So, kita-kits na lang po tayo. Sige po, umpisa na po tayo. Nag-viral kamakailan at naipalabas sa Jessica So ang mga batang nag-aalaga na mga baby. Ang akala ng nakararami ay kanilang mga kapatid. Yung pala ay anak na nila. Mga batang ina na. Nasa kanilang tribo ay pangkaraniwan na. Ang mga batang inaalaga ng mga batang babaeng ito ay kanilang mga anak. Sila ay ipinagkasundo ng kanilang mga magulang sa kanilang mapapangasawa ng halos doble ang edad sa kanila. Kabilang sila sa tribo ng Palawan ng Bayan ng Rizal. Pinuntahan ito nila Jessica So at naghatid ng tulong ng mga pagkain at gamot na rin. Ang lugar na kinaroroonan ng mga batang ina sa Barangay Ransong. Ang mga bata dito kapansin-pansing kulang sa timbang at halos sa kanila hindi nakapag-aral. Ang mga babae edad 13, 14 hanggang 18 ay mayroong mga anak na nakasukbit sa kanilang patadyong. Base sa pagsaliksik, in-interview ang batang babae na grade 4 student, 7 months buntis. Siya ay nag-asawa ng 12 anyos at 21 ang edad ng kanyang napangasawa. Base sa kanya, siya ay pinaasawa ng kanyang mga magulang sa edad na ito at para na rin makatulong sa kanyang mga magulang. At siya ay tumigil na rin sa pag-aaral at nag-asawa na nga. At 14 anyos nagngangalang Leonora ay pinakasal sa 28 anyos na lalaki. Pero hindi lang pala siya ang misis nito. At kilalang-kilala niya dahil ito ay kanyang nakakatandang kapatid. Legal daw sa kanilang tribo ang mag-asawa ng higit sa isa o dalawa pang misis. Ang tawag dito sa kanila ay duway. May mga manggagamot sa kanilang mga tribo na nanggagamot sa kanilang mga may sakit. Pero ayon sa Provincial Health Office ng Palawan, ang Barangay Ransang ang nangunguna sa pinakamaraming kaso ng malaria sa buong Pilipinas. Kaya naman, every month naakyat sila sa lugar na ito para makita ang mga kalusugan ng mga katutubo dito. At dahil ang mga ito ay hindi nakapag-aral, wala silang ID system dahil hindi sila maalam magsulat at magbasa.
bilang tugon, meron namang volunteers na magtuturo, kaso nga lang, halos lahat ng mga kabataan mas pinipili ang magtrabaho para may makain ang kanilang mga pamilya. Ayon sa Family Code of the Philippines, 18 anyos ang legal na edad para mag-asawa. Pero sa IPALO or Indigenous People's Rights Act, walang nakasaad na edad para ang mga katutubo pwede nang mapakasal. Base sa Provincial Officer NCIT ng Palawan na may batas na dapat mag-asawa 18 pataas, lalaki man or babae, bago ikasal. At nagpatawag din ng pagtutulong sa lahat ng nasasakupan ng kanilang baryo at pag-usapan ang pagkontrol ang pag-aasawa ng bata. Ayon din sa cultural anthropologists, hindi natin sila masisisi. Bakit? Ganyan pa rin ang inyong ginagawa. Bakit kayong mga tagalabas ang magdidikta sa aming mga kultura? Iyon ang kanilang palaging sinasagot. Nire-reject nila ito na dapat sila mismo ang umunawa na baguhin ang ganitong klase ng kalagayan at pamumuhay. Gayon man, isinusulong ang Children Not Brides Bill para pigilan ang napakaagang pag-aasawa ng mga bata. Kay Chairperson on Women, Children and Family Relations, Senator Risa Hontiveros, kung sino man ang mag-facilitate or mag-officiate ng ganyang child marriage, papatawan ng not less than 40,000 pesos fine. May prison sentence, it is maximum period. At para sa aking sariling opinion, sana may stop ang ganitong klase ng pamumuhay. Hindi natin sila masisisi dahil ito ay kanila lamang din nakuha kinalakihang paniniwala galing sa kanilang mga ninuno. Pero sana maliwanagan sila sa mabuting dapat at legal na pamamaraan na dapat sa murang edad ng ating mga kabataan, sila ay magsisipag-aral, naglalaro, nangangarap na maganda makatapos sa kanilang pag-aaral at mawala ang klase ng ganitong sitwasyon na may mag-aasawa ng samurang edad. Kailangan makapartner ang mga local traditions na shifting at mga local government officials natin para mag-evolve ang pagtingin sa kasalan na ito ay isang legal na dapat sa pagitan lamang ng dalawang nasa hustong edad. Sana na-priority din kayo at makita ang ganitong sitwasyon ng ating mga katutubo na sana pa ay may mga mas may magmalasakit sa kanila at magbigay ng advice at gamot sa pag-aaral sa kanilang tribo. So sana po pumasok sa puso natin ang ating topic ngayon. Sa susunod na muli nating pagkikita, kids. So alert, salamat po sa time. God bless. Bye-bye!